Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a love reading for collective. Your energy at this time. Kung kanino energy lang yung kukuha. Okay. Your energy at this time. In reverse, Three of Wands in reverse and the Temperance in reverse. You can't wait. Naging atak ka dito. You can't wait. You can't wait. Hindi mo maantay. Para bang naubusan ka ng pasensya magantay. Or hindi mo magawang magantay. Parang naging atak ka. You're not balance right now. Parang you want to speed things up. Gusto mong madaliin yung process. You can't wait for the alignment. Yung ganon. Kung kailan kayo ma-align ng person mo. Gusto mo ngayon na or bukas, ganon, or sunod na araw. Parang ayaw mong patagalin pa or ayaw mong tumagal, ayaw mong paantayin ka, yung ganon. You're not feeling at ease. You're not feeling comfortable. You feel not balanced around this time. Parang hindi ka kampante na magantay ka pa, na magantay ka ng matagal, na magantay ka. You can't wait for the right time, for the divine timing na sinasabi. Parang pang atat yung energy mo dito. Parang yung nababalisa ka, nagmamadali ka. Yung ganon, yung hindi ka mapakali. Yung hindi okay yung pakiramdam mo kasi in reverse way. You're not calm. Hindi calm down yung emotion mo. Hindi calm. Hindi relaxed. Opposite nun. Aries, Leo, Sagittarius. As a person, ano ka kung klase ng tao? As a person, ano yung in-embody mo energy ngayon? In reverse. See? In reverse. You're heartbroken. So, take ko na to. Unstable talaga. Heartbroken ka. Nasasaktan. And, ayaw mong maniwala sa kung ano man yung mga rules niya. Kung kunwari, magantay ka. No? Para bang unorthodox yung sinusunod mo, unorthodox ka. Yung ayaw mo sundin yung rules, yung mga patakaran kasi ayaw mo nga magantay na matagal eh. Gusto mo ngayon na, no, parang ganoon. Gusto mo bukas na o ngayon na or sunod na araw. Parang gusto mo madaliin, unorthodox, gusto mo ng shortcut. Ayaw mo nang may sinusunod na para bang nagiging rebellious ka around this time. Parang yun yung nakukuha ko dito kasi nasasaktan kayo. May pagkaganon na gusto ko ngayon na parang ganon. Bukas, sunod na araw, ganon. Kasi you can't wait. Hindi mo maantay. Para bang atat ka. No? Well, nasasaktan ka kasi. No? And you feel unstable. You feel ungrounded. It's normal. Parang nawalan ka ng belief. Nawala ng alam niyo yung parang may makine-question ka pati. Yung gano'n sa paniniwala mo, sa religious beliefs mo. Yung mga gano'n,
nasasaktan ka kasi. May mga kin-question ka, kin-question mo kung bakit gano'n, kailangan ko mag-antay, kailangan, may mga ganyan, may mga trials, may mga delays, may mga ganyan, no? Na may mga pause na nangyari sa inyong person mo, yung gano'n. It's in reverse eh. Just take only kung ano yung makaresonate sa inyo, no? Yung gano'n na lang. Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Or hindi ka ganun ka spiritual, hindi ka ganun ka believer sa mga spiritual beliefs. Katulad ng mga yung gawain ng mga magicians or yung mga incantations, mga ganyan. Kaganong believer ng mga ganyan. Yeah. Ano yung blessings na paparating sa iyo? Blessings or opportunities? Person ba yan? Tao ba yan? Bibless sa iyo? Hindi. Pero merong blessings. Tingnan ko ha. Meron. Merong blessings. Pero yung person, wala pa siya ngayon. Kaya, nainis kay, na ano kay, yung person, wala pa ngayon. Wala pa daw person. Wala pang courage yung person mo. Pero dadating at dadating sa point na ano din yan, ilalabas sa lungga niya yan. Lalo kung ginosting ka niya. Madadala at madadala din yan sa emosyon niya. Wala nga lang siyang courage. Nadadala siya sa emosyon niya. Hindi naman siya matigas ngayon, pero yeah. Mag-heal yung person mo. Matatapos at matatapos din yung healing process niya. Yeah. May mga inaalam lang siya sa sarili niya. Parang kinikilala niya na gusto yung sarili niya. Your person here is going to introspection. And right now, parang kulang pa to sa courage. Parang kulang pa sa confidence. Wala pang confidence na harapin ka for sure na mag-take ng action sa'yo. Possible may mga insecurities pa yan. Kailangan niyang mag-heal, no, before mag-take ng action or yung kausapin ka niya. Kasi kulang pa to sa fire, sa pagiging positive, sa energy, sa push. Yeah, may magiging giving sa universe, merong blessings na paparating. May magbibigay ng pwede pera, abundance. Ano ba yung magbibigay ng blessings sa iyo? Universe? Luck? God of luck? Hindi. Universe mo magbibigay ng blessings sa iyo? Universe? Yeah, it's universe. Universe na parang sumama yung loob mo sa source, sumama yung loob mo eh. Pero bibigyan ka ng blessings. Yeah, you will receive a blessings from the universe, yung sagot dito. Pero parang tumalikod ka, no? Parang nawalan ka ng faith na parang ano, gusto mo kasi agad-agad, yung gano'n. Hindi kasi ganun daw eh yung sa pagdating sa iyo, no? Hindi agad-agad. Possible na gusto mo agad-agad, may mga bagay-bagay, gusto mo agad-agad, no? May pagka atat ka din, ganun. Lalo na kung past person mo yan at may kailangan pa mag-heal sa inyong dalawa or kailangan pa magbago ng past person mo.
May mga blessings to. From the universe. Ano to? Pera ba to? Abundance? Money? Hindi. May mag-take na action, may babalik. Itong past person mo, ibabalik sa'yo. Kung ano man yung lumayo sa'yo, tumalikod sa'yo, yeah, yung taong mahal mo, kung ano yung tumalikod sa'yo, mag-take daw na action. No? Nilive niya na yung mga baggage, tinanggal niya na yung mga baggages. You know? Yun daw yung ibibless sa'yo. Kasi yun naman talaga yung main goal mo. Yun yung hinihiling mo talaga. Yun yung gusto mo talaga. Yung taong mahal na mahal mo. Yung taong emosyonal ka. Parang nakukuha ko pa. May pagka-rebellious ka or naging rebellious ka na. Na parang ayaw mo na maniwala. Sa mga ano. Parang dinamay mo na yun. Natural lang yan. With the Hierophant and Reverse dito kanina. And the Ten of Wands here in reverse siya. Kung ano man yung nagpapabagal sa person mo na mag-take na action, baggage, or maybe responsibilities, any obstruction, any blockage, or yung nag-hinder, no? Any, or pwedeng sama ng loob, galit, may release niyo, natanggalin niyo yun, and then makapag-take siya ng action. Mga parang fresh na and full of vitality, energy, active, and maging positive na itong person mo na bumalik sa'yo na mag-take na action. Yun yung blessings kasi yun naman yung gusto mo. Your past person. Ayaw mo ng new person, ano? Ayaw mo. Sino natin? Ayaw mo ng new person. Well, gusto mo din ng new person eh. Basta attractive lang. Gusto mo din ang new person, pero ang gusto mo, attractive. Ang gusto mo yung possible masigit pa sa person mo, sa past person mo. Yung lahat nasa kanya na. Yung ganun. Yan. Tingnan natin yung energy ng past person mo. Energy ng past person mo ngayon. Uy, yun daw yun. O, see? Nag-hold back mag-message to. Nag-hold back na mag-travel towards you or mag-travel or kumilos or gumawa ng action or yung kahit mag-message, kahit natawagan ka, for sure, nag-hold back to. Basta ito yung energy niya, nag-hold back. Kumbaga, ayaw niyong umatake, no? Ayaw niyong ganoon. Ayaw niyong umatake. Ayaw niyong kumilos. Ayaw niyong mag-message. Okay, ayaw niya mag-message, in short. Well, possible sa'yo. O sa ibang tao. Pati sa ibang tao. Yun yung energy niya. More clarification on the Eight of Wands in reverse here. The High Priestess. Etong person mo, naka-focus to sa spiritual, more on spiritual side niya. Kahit mag-send ng messages through energy, hindi, ayaw niya. Ayaw niya yung merong connection na ayaw niyang mag-send ng message through spiritual or, yeah. Parang dinidevelop niya itong person na to, yung intuition niya. Possible nag-aaral to ng, yung sa spiritual, yung mga ganyan. Or, dinidevelop niya yung mga kainan yung gano'n sa spiritual field. Kaya, yeah, walang balak nung mag-message niya. Let's see. Pisces, Aries, Leo, Sagittarius.
Ano ang feelings ng person mo sa'yo yun? Ay, nag-aantay. Nag-aantay, motivated naman to na mag-antay ng tamang panahon. Pero sa ngayon, siguro yung tamang panahon na i-message ko niya, kontakin ka niya, or puntahan ka niya, yung gano'n. Still, nag-antay to. Still, hindi to, hindi niya kinuklose yung doors niya sa'yo. Hindi niya pinuputol yun. Still, nag-antay pa rin. No? Nag-antay ng tamang timing, ng tamang panahon. Na ano, nag-antay siya ng tamang panahon na ano. Hinantay siya eh. King of Pentacles. What's with the King of Pentacles here? Yung maging mayaman siya. Yung maging stable siya financially. Para makapag-take siya ng action towards you. Gusto niya yung umaman muna siya. Umanda yung buhay niya. Kasi yung inantay niya. So that, yan yung mga taong responsible eh. Pagka alam nila na kulang pa yung ipon nila, yung kita nila. Pagka hindi pa nila kayang magkapamilya, no? Lalo financially, kung alam nila maalanganin pa na hindi pa sila ganun ka-stable financially. Hindi sila magsasettle down or hindi sila mag-asawa. Pero yun yung inantay niya, yung umaman muna siya, yung maging stable siya financially. Yung ma-reach siya muna yung mga financial goals niya. Yung achieve niya yung security, no, financially. Yung ma-feel niya yung secure na talaga siya financially, na ready na siya. Pwede na siya mag-asawa, na alam niyang mabubuhay niya yung pamilya niya, na mamuhay kayo ng komportable at masagana throughout your life. Yung ganon. Possible na negosyante ito, or may balak na mag-tayo ng business, or this someone na madiskarte sa buhay, abilidad. So, possible na marami siyang source of income, at may mga binabalak pa siyang ipundar na pagkitaan para stable kayo financially pagdating ng panahon na magsama kayo. No? Gusto niya yung ganun eh. Gusto niya yung stable siya, mayaman na siya. Hindi lang maraming pera. Kasi yung pera na ubos, yung continuous, yung grow ng income niya, yun yung gusto niya. Bago siya mag-take na action. Why? Bakit? Yun yung person mo na, bago siya mag-take na action, kailangan mo na financially secured talaga siya. Para positive siya mag-take na action. Para kumbaga, handang-handa na talaga siya for a new beginning. Gusto niya kasi yung mayroong growth eh. Gusto niya kasi yung napaprogress. Yung may, gusto niya na may progress, may growth. Ayaw niya yung parang wala siyang magawa. Ang gusto niya, capable siya. Ang gusto niya ay he or she can do anything, everything. Ang gusto niya nito ay yung pag magsimula siya ng relationship with you, or ng kumbaga yung magsama kayo muli, or yung magsimula kayong muli, ay mag-grow yun, yung relationship na yun. Maaring isa sa dahilan kung bakit nakipaghiwalayan sa'yo or naghiwalay kayong dalawa, it's because of financial issues. Baka dumanang financial struggles, ganyan. Nagkaroon ng crisis financially, no? At naka-apekto yun sa inyong relationship. Yeah. Pag problemado yung isang tao sa pera, sa financial, sa usaping financial, ay apektado lahat, di ba? Pag hindi stable financially, di ba?
para bang desperado, mainit yung ulo, di ba? Wala sa mood palagi. So, ganun. Kaya ayaw niya ng ano. Kaya number one ang mahalaga talaga, pera. Pera talaga. Kasi pagka konti yung pera mo, pagka wala kang mahugot, ano, di ba? Problemado ka pagka, o kahit na sabihin mo na, hindi ko makita yung hanap buhay mo, kung dumadaan sa crisis, yung pinagkakitaan mo, pag problemado ka sa hanap buhay, sa kabuhayan mo, or sa, kahit sa, kung nagtatrabaho kayo, wala kang trabaho, or konti yung income, di ba? Apektado yung mood mo, ganun yun. So, ayaw ng person mo ng ganun. Ang gusto niya maging active, may growth, tuloy-tuloy yung growth, yung pag-grow ng relationship niyo. Gusto niya stable na siya financially. Kasi once na stable financially yung isang tao, ay everything will go well. Di ba? Makapagpundar na agad ng bahay. O kung meron na siyang bahay, doon na kayo titira. Di ba? Pero kung mga muti na lang. Kamot-kamot sa ulo. Yun yung gusto ng person mo. So, your person is wise. And, magiging good provider to. Gusto niya kasi maging, a good provider with the King of Pentacles. Magiging reliable. Magiging, kumbaga, sandalan mo siya. Gusto niya maging provider. Sa'yo. Sa bubuoyin yung family. Gusto niya siya yung magiging provider. Magiging capable siya sa provider. Financially yan, guys. Ganun yung person mo. So, ano ba yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? May mga gusto ba siyang sabihin sa'yo? King of Wands. King of Wands. Karma. Gusto niya mawala yung karma. So, kung no karma to, or may pinagdaanan sa buhay niya na madilim, pwedeng dumaan sa crisis, or any negative. Gusto niya mawala muna yun. More clarification sa gustong sabihin sa'yo ng person. May karma daw yun. Gusto niya muna maging stable siya. Gusto ka niya mapangasawa. Kaya nga, interesado siya sa'yo eh. Nag-observa to sa'yo palagi. Nagmamanman. Gusto niya maging responsible. Gusto niya may provide yung course lahat, no, stability para sa iyo, sa inyo. With the Emperor here, gusto niya yung pag nag-asawa siya ay komportable na yung buhay niya. Gusto niya magiging komportable na yung buhay niyo, yung ganun. Yung kahit uupo ay merong mga papasok na income. Yung tuloy-tuloy na papasok na income. So, possible na sa business ng person mo at may pinagdaanan, maaaring dumaan sa crisis or what. Kung hindi man nasa business, ay gusto niyo yung stable muna talaga. No? Stable na, gusto niyo siguro yung may mga investment or business or source of income na it will make you both stable financially and secured financially. Yung ganyan. Also, the Emperor here. This is may mga responsibility siya. Kasi pagka nag-asawa, may mga responsibilities. So ngayon daw, pag nag-asawa daw, may mga responsibilities. Pero ang dami nito, guys. Gusto niyang magkaroon ng balance sa inyong dalawa. Maging fair sa'yo.
well, gusto niyang mapangasawa ka. Gusto niyang magsama kayong dalawa, mag-settle down. Pero sa ngayon, hindi pa niya kaya, hindi pa siya capable. Financial, may mga baggage pa siya na pinagdadaanan pa to. May mga gusto niyang mapangasawa ka. Ang dami indication dito. Gusto niyang magsama kayong dalawa, mag-settle down, mag-commit, magko-commit siya sa'yo. Gusto niyang makasal sa'yo. Pero, yun nga lang, kasi may mga responsibility pag mag-asawa na, no? Yun yung sinasabi niya dito. And parang hindi pa niya kaya. Lalo financially, parang hindi pa kaya siguro ng bulsa niya or hindi pa siya ganun ka-stable financially. Yun talaga, pera, financial. Kasi ngayon, guys, ang taas ang bilihin, no? Yeah. Parang hindi pa niya magawa agad-agad yan sa ngayon. Kasi pag ang mag-asawa ka naman, may mga responsibilities yan. And parang hindi pa siya capable. Hindi pa niya kayang gawin sa ngayon, no? Parang hindi pa niya kayang mag-asawa sa ngayon kasi alam niya may responsibility. Siyempre, kakaanak kayo, no? May gastusan, no? Or itong person mo, gusto niya talaga yung stable kayo financially. Alam niya may mga responsibility. Hindi na sarili niya lang yung intindihin niya, pati ikaw at magiging anak niyo. Maging doble, triple yung gastusan niya. Wise nga itong person niya. So, pagdating sa pera, no? Maano to? Marunong. Marunong to sa buhay. Yeah. Gusto niya kasi may provide niya yung ano ng maayos. Gusto niya maging a good provider. So, feeling niya, hindi niya kayang magawa yun. So, at least, iniisip niya yung ano, hindi siya selfish, no? Iniisip niya yung kinabukasan niyo. Yung kinabukasan maging anak niya. Ninyo. Yung maging anak ninyo. Kung kaya niya bang paaralin. Kung kaya niya bang pakainin. Pasuutan ng diaper. inaalala niya yun, guys. Ganun yung mga taong responsible. Hindi yung iniisip niya yung sa ngayon. Ito, futuristic yung person mo. Gusto niya secured yung future niyo. Okay? Financially. Ayaw niya yung mamroblema kayo. Kasi once na problemado financially or hindi stable financially, isa yan sa dahilan kung bakit nabibreak na yan, hiwalay yung mag-asawa. Maliban sa ginagayuma yung person ng iba, minsan nag-iwalay, diba? Dahil ginagayuma ng mga malantod. Malantod. Ng mga, ano bang klase yung mga tao? Alam nila naman yung asawa. Bakit gayumahin nila, no? Baka kasalanan din ng baka maring player din. Yung depende din kasi, no? Sa ano. Pero, yun na nga, alam nila may asawa, gayumahin pa. Pero kung yung asawa mismo yung mismo may asawa na ang nagayuma ay mas worse yun. Diba? Pero kadalasan, financially, pag hindi stable financially, doon nag-aaway, doon nag-iwalay, diba? So yan. Depende din minsan. Yun yung gusto ng person mo dito. Yun yung messages niya. May pinagdadaanan to, guys. Parang, ano tong karma dito? Nagkaroon ba ng crisis financially yan? Yeah? Yeah? Nagkaroon ng crisis daw financially. Hindi siya stable financially right now. Anong nangyari sa finances niya? Sa perahan niya? Well, nasucceed na. Pero gusto niyo mawala yung mga karma, yung mga negativities na nangyari sa finances niya. Pero gusto niyo makasal sa'yo talaga. No? And gusto niyo i-pursue
Pero ano yung nangyari sa finances niya noon? Parang naging unstable ba or whatever? Ano ba? Successful naman. Okay naman. What's with the karma here? Ano yung karma dyan? Nawalan siya ng lakas, ng loob, strength. May nangyari bang crisis sa financial niya noon? May natakot? Yeah. Pero nabawi niya na. Naano na siya, nakabango na siya. Yeah, bumagsak. Kung may negosyo yan, bumagsak. O kung may company yan, na bankrupt or na nagkaroon ng crisis financially. Yes. Kaya nagkaroon to ng fear. Fear. Takot. Natakot na natakot to financially. Na yung mawala siya ng pera, yung mabankrupt, yung ganyan. And then, hindi niya ma-provide yung needs ng inyo. Ganun. Gusto niya kasi maging good provider siya. Gusto niya muna mag-establish pa talaga. Yung maging well-established siya financially. Secure na talaga hanggang future niya. Ganun. Yun yung gusto niya. Bankrupt or nawala ng trabaho or dumaan ng crisis. Financially ito. Yan. Gusto ko niyang mapangasawa talaga, guys. Okay? So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe at upunin niyo kalimutan i-click ang bell button nang siguro ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman pa, paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.